guys, so ito na ako, nandito ako ngayon sa loob, dito ako mga anak. Diyan lang nakalagay yung gamit ko. Pag nanganak ako, ililipat yung mga yan sa room na pag-i-stayan ko. Tapos dyan, ayan pa anak nila. Ngayon naka-monitor ng contractions ko. Ako ngayon ay 6 a.m. na siguro. Tapos ninenervous ako. May nanganganak sa kabilang kwarto. Buisit. Kung naririnig nyo, may nanganganak sa kabilang kwarto. Leo, sana lumabas ka ng mabilis lang. Huwag mo pahirapan si mama, ha? Yes, may lababo dito. Dito sa sofa. Tapos pag kailangan mo ng nurse, ayaw pipindot mo. Okay naman ako so far. Hindi pa naman ako talagang nahihirapan pa. So guys, mag-isa lang ako ngayon kasi hindi pwede yung may kasama. Kaya si Bruno pinauwi na nila. And naka-monitor lang yung heartbeat and baby. At just na ng umaga. Maya-maya humihilap siya every 4 minutes. Kaya hindi ako makatulog. Pero kaya pa naman yung hilap. Kaya waiting lang tayo. So guys, pumuntok na yung panubigan ko pero hindi na sumasakit yung dyan ko. Yung balakang ko ng sobrang sumasakit parang sa regla. So iniwan muna ako ulit ng mga nurse. Ilagyan nila akong diaper. Parang may lumalabas pa rin sa panubigan ko kaya. Ay, ang tagal. Leo, labas ka na, Leo. Hi guys, welcome. Ay, nagulat yung anak ko. Okay, update lang po. Ngayon, nanganak na ako. Nanganak ako ng mga 6 or 5 a.m. August 6. Tapos, ano na ngayon? 11:40 something. Wala pa akong kain. Diyos ko. Ganun pala pag nanganak. Hinang-hina ako, girl. Hinang-hina. Tapos, tulog lang. Tapos nung nakita ko yung baby ko, ang saya-saya ko. Ngayon naka-dextrose ako. Ayan, ito yung hiya. Ito yung hiya ko, guys. Tapos hindi pa ako makatayo. Masakit pa yung tahi ko. Ayan, banda dito. May banyo. Ayan, banyo yan. Tapos nandito yung baby ko sa loob. Mamaya pa dididayan natin siya. 3 hours ang... Every 3 hours ang padede sa kanya. So... kakain muna. So guys, day 1, ito ang ating food. Tiyanin. Ano yan? Hindi ko alam anong tawag dito, pero parang seafood siya. Tapos ito, ulam, karne. Hindi ko rin alam anong tawag. Pero mabango siya. Tapos kalabasa, gulay, string beans, at rice. Ayan ang day 1 natin. Ayan ang baby ko. Ayan ang baby ko. Huwag kang mag-cry, kakain mo si mama. So ngayon nagpapahinga lang ako. Nagpapahinga lang kami ni baby kasi nga kakapanganak ko lang kanina. Tapos ang hirap. Ang hirap maglakad dahil sa tahi. Ang hirap maglakad para akong matanda na. Mas mabilis pa ata maglakad yung matanda sa akin. So, ayun guys. 5 after 5 days pa kami lalabas. Kaya, dito muna kami sa Bioin. Gusto ko nang umuwi. Kasi, hindi ako pwedeng bisitahin ng kahit na sino. Kahit yung tatay ng baby ko. Kahit sinong family, hindi pwede ng visitors. Thank you Lord na hindi naman mukhang manas yung ilong ko. Kunti lang. Pumuntok yung panubigan ko mga
3. Tapos, nanganak ako mga 5:30. Hindi naman siya ganun kahaba. Kaya thank you Lord. Kala ko abutin ako ng 6 hours, 5 hours, ganun. Hindi naman, thank you Lord. Talagang pinush ko lang ng pinush. Ihip lang ng ihip talaga. Buti na lang mababait yung mga nurse. Sila yung tagahimas ng likod ko pag lumiliyab na yung tiyan ko. Kaya thank you sa mga nurse. Ang babait pa nila. Hi guys! So day 2. Ito ang day 2 namin. Ayan si baby. Nasa bed. So ito ang room. Ang room namin. Ayan ang pintuan. Ayan. Lababo. Ikita nyo. Basurahan. Tapos ayan. Ito yung kanyang crib dito sa Bioin. Tapos may toilet. Yung toilet nila. Tapos ayan na yung bed. Yung table. Ito drawer yan eh. TV, kama. Ito yung galing sa Bioin na hospital bag. Nagamit na namin yung iba, yung mga napkin, panty. Ito yung dala ko. Nakabukas lang siya para kukuha lang ako ng kukuha. Ayan, fridge. Maliit na ano. Ayan yung labas. Hi guys! So, pa-uwi na kami today. And then, baby ko. Uwi na tayo, baby! After 5 days, pwede na kami umuwi. Thank you! So, ayan po yung mga gamit namin. Pwede na kami umuwi. Inaantay ko na lang yung sundo. Ayan, nakapagpampa ako.